afternoon. So, ito po guys, topic po kasi pang-topic po. So, about sa real life talks and issue guys. So, magkukwento lang tayo guys sa mga imaginary lang to para makarealize tayo. Alam natin, natatrabaho tayo, wala tayong pera. Diba, daan din tayo sa mga pagsubok na yan. Pamilya tayo, nag-aaral tayo. Pero, ang pinaka-importante po guys, talaga po is, mag-study talaga tayo kasi mag-study tayo then iwas tayo sa mga problema na yon para kumanda po yung progress natin, success sa life po. Kasi realize ko, di ba, mag-aaral tayo. Kasi nag-aaral tayo, nangarap tayo ng trabaho. Pero nagtrabaho guys, kahit 7 or 6K per 15 days guys, kukulangin talaga yan guys. Sana isip ko ha, para mix to na topic po. Real life talks po to, naisip ko po na ngayon na, di ba? So naisip ko guys, 15k per 2 weeks kukulangin. Kahit may iba guys 13 or 12k kukulangin talaga guys. Kahit magandang trabaho pa. So naisip ko mga iba nga mas maganda talaga yung may trabaho tayo. Pagkatapos po ay diba naisip natin na kasi kailangan natin mag-aral. Pero kailangan talaga guys, kahit mag-aral tayo sa mga school, magasto rin lahat guys. Magasto-gasto lang lahat po. So naisip ko, siguro kailangan lang natin ng pasensya, patient, hard work, at saka good behavior po guys. Yun ang makasucess po sa atin. Hindi naman natin kailangan na super genius, pero hindi tayo honest, hindi tayo hardworking, then pagkatapos hindi tayo good attitude, mag-ingat tayo sa mga paninilita natin, huwag tayo manakit sa ibang tao, saka huwag tayo magpaloko. So kung nagsasama na, gumagawa ng ibang kasama ng ibang tao, hayaan mo na lang sila na kahit kwento na lang naman, huwag na natin patulan yung mga masama nagsasalita sa atin. Instead, i-pray na lang natin, ignored. Hanggang napoprotect tayo sa sarili, hanggang hindi tayo sinasaktan nila. Pero kung verbal naman ang pag-iinsulto, verbal lang ang pag mga bad words lang sinasabi nila sa iyo, mga insulto lang, hindi naman kailangan pagpatulan nyo guys. So marami tayong mga bagay na pag-aralan po. So, mix talaga guys, hindi naman puro study, hindi naman puro love life na lang, hindi naman puro trabaho. So, mix guys, halo-halo yung time natin, hati-hatiin natin, i-adjust yung time natin. Kasi, kailangan rin natin ng knowledge sa health po. Kasi mag-aaral tayo, nag-work tayo. Then, kung wala tayong health guys sa kaalaman, yung pera natin na pinaghirapan natin, mga ilang years tayo nag-abroad, yung mga ilang milyon pa yan na pinag-ipunan mong pera. Pag makasakit ng tao guys, wala na yan guys. Pero kung dito sa channel ko po, please like, subscribe. Dito sa channel ko po, marami po mga playlist po, mga group na video ko dito na mag-prevent po sa mga sakit po. Paano nyo gagawin yon, mga pamaraan na style na yon na hindi makasakit. Kasi kailangan talaga guys na magsipag tayo, mag-ipon ng pera, mag-budget. Kasi pero isip ko ngayon guys, kung magpamilya siguro ngayon, kahit 15k per 2 weeks siguro, kukulangin siguro guys. Yung iba, kailangan na talaga mag-abroad kasi mamahalin na yung mga bilihin ngayon. Mura lang yung ang sahod din ang mga bilihin, napakataas. Yung renta pa lang ng bahay, 3,000 na dito sa Luzon, 3,500 na ang iba, 4,000, 5,000. 7k lang yun dito sa trabaho lang, sa EPSA. O sa mga trabaho dyan guys, kulangin talaga guys, kahit i-increase pa yung mga sweldo na yan, iba kailangan maghanap buhay, mag-abroad. Kahit ako lang isa guys, nagtatrabaho ako dati, 2017 hanggang 18, kukulangin talaga ang sahod guys. Kahit ako lang isa, hindi naman pwede iasa yung sahod mo para sa pamilya mo. Pero kung mag-baby kayo, siguro ngayon, may bata ka na, yung dalawang linggo mo lang, 7,000 siguro yan, 8,000, mag-grocery mo lang doon. Kukulangin talaga guys, kailangan talaga natin ng kaalaman, magandang trabaho at saka sa ibang bansa para gumanda. Then, pag tumatanda tayo, kailangan din natin na mag-ipon ng pera kasi hindi natin alam ang future guys. Pabago-bagong tayo, may iba magnanakaw, may iba magbagyo, may iba mag-uutang sa'yo, hindi ka babayaran. Talaga may mga circumstances talaga, mga ibang tao magpagawa sa atin na mga pangyayari na minsan nakaka-discourage sa atin, magpapasakit sa atin. Kung kailangan lang na po natin ng tibay at takas ng loob lang talaga. Tsaka kaalaman po, huwag tayong dire-diretso kasi magbabayahan na ngayon.
biyahan sila din. Pagkatapos may mga... Pero naalaman ko guys, pag mag-fornication pala, mag-sexuality yung dalawang tao na walang kasal, malas talaga yan guys. Mapapahiya sa school at mapahiya sa pamilya. At saka kailangan mo tumigil magtrabaho, then kailangan ay mag-school para magtrabaho din. Mahirap talaga guys. At saka kung walang kasal ang tao guys, napakamalas talaga. At saka yung kailangan ng needs ng bata talaga at pagpapagyan. Malaki ang gasto talaga. So talaga, ganoon talaga guys, malaki ang gasto talaga sa pag may bata ka na. Discouraging talaga. Napakahirap talaga. So iyon ang naisip ko guys. Hindi natin may spelling. Kahit alam, kung mag-aaral ka na yun, napakahirap din. Maraming ang meron guys. So okay lang yun. Kailangan natin mag-aaral kasi sanayan lang naman yan eh. Practice lang, makes perfect. Pero kung depende lang po siguro sa ating time na huwag masyadong socialize, study talaga, study technique, good health tayo. Kasi pag hindi tayo malusog, useless lang ang lahat guys, naging mawawala na yung pera natin, pinaghirapan natin sa kayong buhay. Kailangan natin ng matalino at saka masipag po guys. Kasi hindi naman natin masabing perfect eh, lahat ng panahon magkakamali talaga tayo, magka-prone tayo. Kahit anong prepared natin, kahit anong handa, hindi talaga natin ma-perfect ang buhay. But is na, i-embrace lang natin guys na buhay tayo, malusog, at saka masaya po ka tayo guys. So, next week na lang po yung real talk, live issue po guys sa susunod na week. So, health lang po, focus ko ngayon, saka yun pa yung, pang topic po. So, kasi limitado guys, so naka-express ako sa sarili ko. So, paano, anong gagawin ko guys? Panood kayo guys, para maganda yung watch time ko guys. Kasi may inahabol ako sa YouTube, 1,000 subscribers, saka 10,000 watch hour. So, tulungan niyo lang pala ako guys. So, bago ka pala, please like and subscribe. Panawarin niyo lang ako guys. Help, please help me guys. So, I will give everything na makakaya ko guys para sa inyo. Saka huwag kayo ma-discourage kung nalungkot kayo. Or hindi kayo nakapag-aaral o ano bang status sa buhay mo. Broken-hearted ka ba? Or ano bang gagawin mo? Meron naman akong broken-hearted video guys. Game of Love Story din. Marami naman, memory at saka school. So, hindi ko naman masabing perfect tayo. Nag-share lang tayo, guys. So, comment na po kayo kung nagustuhan nyo, kung anong video na gusto nyo. So, gagawin ko po, guys, once a week. Every Sunday siguro or Friday. Depende sa time ko, guys, kasi kailangan natin relax. Marami tayong gagawin. So, heto lang po, guys. Huwag kayo malungkot. Gagawa tayo lang pamaraan kung anong gagawin natin. Importante yung kalusugan at saka yung pinaka-importante, guys, yung knowledge natin. Yung isa, yung iba daw na buhay daw sa basurero lang daw. Pero yung iba guys, pero pag maganda yung trabaho natin, saka maganda yung sahod natin, bay, maganda naman yung hanap buhay natin, saka yung pera, yung living natin. Pero marunong din tayo maawa sa mga kapwa-tao, hindi din tayo sobra kabusuhin, napakahirap talagang panahon, i-adjust sa ibang tao, i-adjust. So, ganun talaga guys. Miracle na lang ang iba. Pero pray na lang natin guys. Pray, kailangan natin ng guidance din sa Bible. Kasi kahit anong sipag natin, kailangan natin kalusog. Kung wala ang guidance ng scripture guys, wala rin. Marami talaga guys. Maganda ang Bible. So, i-practice natin guys. Hindi tayo mainitin ng ulo. Huwag tayo magalit. Huwag tayo maghanap ng away. Pray tayo hard work. At saka help someone guys. So, ito lang po guys. Maraming salamat po guys. So, thank you po.